Hola, no intro, intro. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Yawa! X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you... Everything is staged because they just want to put something in this world right now. They just want to change this world. For a world na kung ano yung pinipicture ng mga crazy psychopaths na to. Ng mga high... Kumbaga, dediretso yung narinig ko kasi malilito sila eh. Kumbaga, these people controls this kind of government and everything. Ba't di mo na lang sabihin na Illuminati? Total conspiracist ka. Yawa. And you know, alam mo yun ko, parang these crazy psychopaths just are doing inhumane things para lang talaga magkagulo yung mundong to. Para magka... This is what they call divide and conquer. Choto fucking mate kodasai. Nani? 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 Pansin ko lang ah. What if isa siya sa mga crazy psychopaths? Crazy psychopaths. Di mo naisip yun, no? Boom! 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 Ganto kasi yan eh. Ano bang sinasabi niyang ginagawa ng mga crazy psychopaths? Conquer and divide. Conquer and divide. Nag-aaway-away tayo sa paniniwala natin. Ama. Di ba? Kung sino yung mga naniniwala sa ganito, sino naniniwala sa ganito, tayo-tayo na nag-aaway. Nag-aaway-away tayo dahil sa paniniwala natin. Ano nga bang pinaniniwalaan natin? Ang mass testing, pinaniniwalaan natin, nakabubuti para sa atin. Dahil malalaman nito kung sino ang positive at negative sa COVID. Maiwalay natin sila sa populasyon na mawalang COVID. At mababawasan ang mabilis sa pagdami ng infected ng virus, which is taliwas sa pinaniniwalaan nilo ito. Dahil para sa kanya, ang mass testing ay paraan ng mga crazy psychopaths para gawin tayong positive, para pagkakitaan ng vaccine to depopulate the earth. Conspiracies. And then these crazy psychopaths are just enjoying the view. I-enjoy talaga, yawa kay. Clinical testing. Tapos mass testing. Misinterpret mo pa? Abay, yawa ka. Kasi kung magkakaubusan kayo, kami na lang yung matitira. And kami yung mag-i-enjoy sa mga natitirang resources and privileges and benefits na nangyayari sa mundo. Mismo. And then everything, hey Koy, last, everything that we are, imagine, lahat ng nakikita natin ngayon, I'm sorry to say, pinakita na lang ng mga crazy psychopaths na to with the use of the movies. Bold. Di ba? Kaya nangyayari ngayon, we have World War Z, we have the Purge, ang dami-dami, the pandemic, ano... Bald. Na pandemic na movie, they are already implanting the seeds in our minds using these movies. Bald. Para pag nangyari, oh, normal. Kasi nakita mo na sa movie. Normal ba to? Ha? Yawa ka. Nakita mo na sa movie. Bald. Kumbaga, mismo, kapatid. Kumbaga, kung ako, gusto kong pagkakitaan yung vaccine in the future, okay, ito yung sugal ko muna. Magpuproduce ako ng movie para ma-stage sa utak ng mga tao para pagdating ng execution ng plano, okay, andito na sila. Normal na sa atin yung paningin. Normal ba to? Yawa ka. Nakita ko na yan sa movie. Bold. Ganito lang yan kung paano. Where in fact, hindi na ni alam na yung movies na yun is nililihis tayo sa katotohanan. Bakit ikaw, alam mo? Yawa ka. Kumbaga parang pinapakita nila yung glimpse ng gusto nilang plano. Bold. Yung plano daw kasi, bro. Ito na, si conspiracist number 2. Yawa ka. Create threat, tatakotin tayo, tapos magbibigyan ng solusyon. So kung nangyayari, yung pera nagiging problema kasi kung hinawak-hawakan natin yung pera at milyon-milyon ang hawak ng mga pariya, mga pera. Ba't mo naman nahawakan yung bilyong-bilyong pera? Gano'ng kalaki yung palad mo? Ilan yung kamay mo? Yawa ka. E di nandun yung virus. E di kumakain. Yes, sir. Oh yeah. So ano mangyayari niyan? Ito na nga yung sinasabi nila matagal na Mark of the Beast. Mark of the Beast?
Baka Mark Bates. Ito ang yep. The chip. The built-in na chip. Okay, anong tawag nito? Sinesurgery sa kamay. Bakit sa kamay? Pwede naman sa buhok. So, nanatiling parang bank account nila, bank card, slash yep. Passport, lahat ng information ng isang tao, nandun na lahat sa maliit na chip na yun. So, hindi mo na kailangan magbayad ng pera, humawak ng pera. Pera, tapos chip. Parang narinig ko na yan, eh. Credit card ba ibig mo sabihin? Yawa pa? I don't know if these crazy vaccines, nandun yung chip na yun, or alam mo yun, nandun yung microchip na yun. Crazy vaccine, tapos may chip. Tapos sa chip na yon, ano lahat ng information mo? DNA yon. Puta, what a breakthrough. Yawa ka. We don't know. And then it's gonna be the new racism in the future. Racism? Yawa ka. Why? Kasi, of course, kung sino yung merong chip na yon, kung sino yung merong yung implant na yon, kung sino yung may vaccine na yon, of course, hindi ka nabilong sa amin eh. Hindi ka nagpa-vaccine eh. So it's gonna be the new racism and it's gonna, welcome to the artificial intelligence era. Na ito yung sinasabi ng Matrix in the Matrix, di ba? In the previous year way back 2000. Ito yung sinasabi nila at nangyayari na ito ngayon eh. They are giving us that time a glimpse of the future that one day the machines and this artificial intelligence will destroy the natural intelligence that we have as human beings. Natural intelligence mo pang conspiracy, yawa ka. Mismo. They want to control us. Kung ano yung nababasa nila sa book, they are doing their shit just to fulfill the book. Di ba sinasabi ng book, Mark of the Beast and all. They are playing games to us people. Don't wanna play no game. Binaglalaroan tayo ng mga kulukoy na to. Di ba? Isang bomba dito. Okay, divert tayo lahat doon. Isang bomba doon. Okay, doon tayo lahat. Para tayong mga herd of sheep eh, na alam niyo na para pag ganun-ganun. Ikaw lang yun. Yawa ka. And then they're playing game. They're creating a movie tapos tayo lahat yung cameo. Bold. Hindi pandemic ha. May plano talaga. Sabi nga kanina, 2016, may nagsabi na mga leaders na may mangyayaring Bill pandemic. Gates. May, Bill diba? Gates. May, sina Bill Gates, Gates, diba? Sabi na nga, yun. Kaya pumutok siya ngayon. Kaya pumutok si Bill Gates ngayon. Because Bill Gates was the one who was, kumbaga siya yung nag-label ng virus na to way back 2016 or 2015. Oh. Kumbaga parang ano na siya, kumbaga... Knowledge. Koy, kung ikaw napanood mo nga yung pandemic, di ba? Eh sabi mo nga, take down na from YouTube yun. Sabi, may mga may nagsabi ng tao, eh bakit si Bill Gates, no? Hindi naman siya scientist, hindi siya doktor. Pero bakit siya may karapatan magsalita tungkol sa mga vaccine? May software maker lang naman, hindi naman siya scientist, professional doctor. Pero bakit siya, pag nagsalita siya tungkol sa vaccine, allowed siya? Bakit kayo? Doctor ba kayo? Expert? Professionals, hindi ba kayo pinabayaran magsalita? Naglalive pa nga kayo mga hindot kayo? Aabi nyo. Yawa. Mm-hmm. So bakit pandemic na to? Bakit tinake down? Ano ba yung laman niya talaga ko? Kasi sabi mo nga, wala na nga sa YouTube, di ba? Kahit i-research namin, baka may mga bits and parts na nandyan. Ikaw, ano ba yung pananaw mo? Tinake down yun kasi wala namang basihan yun. Ni-research ba yun? May statistics ba doon? Citation? Dissertation? APA? CIA? Yawa, tignan nyo kayo, nakita nyo yun, di ba? Mas lalo kayong nabu... Yawa. Meron sila dito ang depopulation agenda. Yung depopulation yun. Agenda nila is right till yun. Oramin. Yun! Dame, natumpak mo. Yun! Yun! Yawa! Kayong! Tatlo. We're at 7 billion. They think of us as useless eaters. Ang sakit naman nun, useless eaters. Sana din yung retyo mo na... palamunin, yawa ka. You know, energy and resources, and we're just making the planet sick. And that's their justification for doing their killing. In the previous years, they are using war para alam, mag-depopulate and all. In the previous years, they are using war to depopulate. Sino teacher mo sa'yo kasi? Sino teacher mo sa history? Kakahiya ka. Yawa. Pero they
think na if they will use war and all this sort of ano kaguluhan, it will alam malaki yung cost of calamities or casualties na mangyayari. So they will use this virus just to depopulate the people kasi too much people will use a lot of too much resources. So unti-unti tayo na ano, unti-unti na kumbaga yung mga nasa taas na aalog sa ano nila yung matitira sa amin kung marami sa baba yung gagamit ng resources na to. So might as well put something in it and then limitahan yung galaw nila para bumalik yung they have this crazy ano mindset na maybe it's inhumane. It's really inhumane for you have this crazy mindset. Ngayon napanood mo sa conspiracy theory. Ayun, si-share mo sa mga utong-utong followers mo. Ngayon, kung solid DJ Luño ka pa din, abay, yawa ka. Mas lalong walang ambag yung pagtatanggap mo sa kanya. Yawa ka. For us na ito yung inong ways nila to depopulate, but for me, it's like, I agree na ito lang, yan lang ba talaga yung ano, yung pinakatamang way na gagawin for, na para mag-depopulate, di ba? You agree. Eh, di isa ka sa crazy psychopaths. Ulit. Boom! 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 Diba? So kapag sinabihan tayo na ito na yung solusyon para mag-normal, which is yung mga vaccine nga na sinasabi na created at by sina Bill Gates at saka yung mga World Health Organization. Obvious na they don't know what they're talking about. It's obvious na you don't know what you're talking about, motherfucker. Yawa. You know, ipa-iba-iba yung ano, point of view nila. So nalilito talaga yung tao. And the question is, intentional ba yun? Intend ba nila malito tayo para magulo tayo, di ba? You know? Anong nakakalito sa sinabi nila nung una? Okay lang kahit hindi magsuot ng mask. Hindi naman nakakahawa. Sa magsuot ng mask ngayon, anong nakakalito doon? Ha? Yawa ka. Kung ikaw nalilito ka pa, yawa ka. Ano ba talagang ginagawa nila? Ito ginagawa nila. Lapit ka. Ako na rin lalapit. Happy ka na. Kasi, makita mo sa mga news, it's all fear porn. And porn, right? Parang yung ginagawa nyo. I-spread kayo ng misinformation causing fear. Yawa. ...hated and afraid so that they can easily manipulate the people. Yeah. So, kaya kita mo yung mga spokesperson natin dyan sa Philip. Trying to calm us down. They're trying to make sure na hindi tayo nag-aalsa. Kasi, you know, just a spark, it's gonna erupt. Ready na. Yep. Nararamdaman ko yung Philip takot, you know, na walang pa kayo ng FLM na that's giving inspiration and making people calm down. Anong kinalaman ni FLM? Yawa ka. All right, tinanggalan pa kayo ng ganon. Oh. Gonna be, ano, kaya nga sabi ko, alam, you know, divide and conquer talaga yung ano nila ba yung pinaka main nila kumbaga sa nilang ama ang pag-away-away tayo ulol mo divide and conquer talaga divide and conquer kumbaga they're playing us they're putting this information of course may maniniwala doon and then we're just eating ourselves. Kita mo another proof na isa siya sa mga crazy psychopaths na sinasabi niya. They are putting information. It all interconnects. Yawa. Together, kumbaga tayo na nag-away-away. Tayo nag-depopulate sa sarili nating ano eh. Tayo yung nag-away-away. Nga eh, di ba? They're just manipulating. Ito. Bakit ba may anti-vaccination community? Ako ba, hindi ako against sa science. Alright? Hindi ako against sa science. But if science will ikokonekta ng mga crazy psychopaths na to into business and money, doon nagiging masama yung siyensa. At anong akala mo sa labor? Libre. Anong akala mo sa resources and materials? Libre. Akala mo sa machine? Libre. Kung akala mo ganun, abayawa ka. Diba? Oo. Kumbaga, agree ako kasi lahat naman naaaral eh. Lahat nare-research pero ikaw hindi ka nagre-research. Yawa ka. If science is used to help people, really help people without money-making intentions, it's great. But then if science is used just to make money, just to make business, para pagkakitaan yung tao, to implant something to a person, and then pagkakitaan in the future, that's crazy. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Hindi ba libre yung vaccine? Polio? Ano pa ba? Chicken pass?
chickenpox, tigas, yabok ka. Yun yung bullshit na nangyayari. So we're not against science, kasi actually, what we're doing right now are based on science to... What we're doing right now are based on science to... Based on science to... Based on science to... Based on science to... And then on our internal intelligence, di ba? Professional doctors and scientists have researched this over years. Over 100 years. Vaccine do work. End of topic. Oh, yun na, ni-research na nila. Professionals and doctors sila. At di parang kayo maniwala. Oh, shit! Cognitive dissonance! Boom! It really boils down to money. The doctors that we have right now, are they taking... Or I, do they know really kung ano talaga yung pinaka-content ng vaccine na yan or kung ano man yung sinasuggest nila sa tao? Of course they know. Inaral nila yan. 10 years mahigit. Yawa ka. Coming directly on a first-hand experience kung ano talaga yung nakalagay dun. Malamang, anong akala mo sa doktor? Immortal? Ha? Hindi nagkakasakit? Yawa ka. Bago ko i-intake yan, ang tanong ko is, nakita mo ba kung paano yan ginawa? Or you're just taking orders that galing sa pinakataas o pinaka-head ng organization or health organization na ito yung sagot. Sumusunod lang kayo ng orders. Eh di sana hindi na sila nag-aral ng 10 years mahigit, di ba? Hindi sila nagbasa ng libro. Hindi sila nagpuyat. Hindi sila nag-bar exam. Sana tinanong na lang nila sa head nila. Sino nagbibigay ng orders? Yawa ka. Di ba, meron nga, so even sa mga medicine, di ba, meron nga yung sinasabi mo kay dati na ano, na placebo effect. Di ba? Pag sinabing ano, okay, baka itong alaksan na to, makakatanggal to ng sakit ng katawan. Hindi naman talaga nakakatanggal ng sakit ng katawan, it's just that your mind is telling you that itong in-intake mo is ano, nakakagamot ng nataramdaman mo ngayon. But it's not specifically the medicine na in-intake mo, it's your mind telling your body na tanggalin yung sakit ng katawan niya. Puta, kawawa naman yung manufacturer ng alaksan. Baka malugi. Yawa ka. Me, I'm gonna take a vaccine if ever nandun ako mismo or nakita ko kung paano niya yung ginawa. Kahit naman makita mo kung paano yung ginawa, hindi mo naman alam kung ano yun. Ha? Yawa ka. So same thing with the vaccine. How can you make sure that billions of people in this world magre-react on the same magre-react tayo ng the same na okay, where in fact iba-iba naman tayo ng ano ng katawan ng katawan natin, na reaction ng katawan natin. If the government around the world will do this mandatory vaccine, then we're so fucked up. No. If people around the world are going to believe what you three are saying, then the world is fucked up. Hinamin. Kumbaga, kung hindi tayo magpapavaccine and then they will kill us or they will consider us as ibang lahi or ibang race, that's fucked up. It's not a respect of human rights or parang right mo para to make your own decision. At saka, ito ko, bakit ka magmamas testing? My question is, bakit ka magmamas testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito? 100% na at gagana. Bakit may mamas testing? Kung may vaccine naman pala na 100% na gagana, bakit pa mamas testing? Eh di tapos na pag may vaccine na 100%, yawa ka. Right? So ibig sabihin, yung mas testing kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mas testing ngayon, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mamas testing. Hindi ba lahat ng gamot may side effects? Yawa ka. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukorrel ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God! Alam mo yung... Oh my God! That's so wrong, man! So ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bad, ano ibig sabihin nun magmamass testing daw kami bukas? So hindi alam ng Mrs. mo kung ano yung mass testing, kaya nagtatanong ko kay Looney Tunes. Ano, ignorante din yung Mrs. mo? Yawa kayo. Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun, Loon? I just don't know. It's like gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano, di ba? This, I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this
kung ano may ipapainom nila, kung ano ipapagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun it should, pala. It shouldn't be mandatory. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? No. Titest namin kung may alam ka sa mga nangyayari sa lipunan. Kasi mukhang wala eh. Yawa ka. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo nun. Because it's not 100% proven. I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin, magre-react ng medyo malala That's yung crazy. Katawan ko. So I'm dead. Choto fucking mate ko dasay. Nani? 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 That's crazy. Diba? So man, di ako naniniwala sa mass testing na yan. Ganyan kumbaga, you don't test people. Ano nga bro? Ako din, hindi rin ako naniniwala sa'yo. Pero sa mga naniniwala sa'yo hanggang ngayon, abay yawa kayo. Oh, ito na nga bro, the fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan may nag-text sa akin, 9:30 may mass testing, ganun. So napaisip talaga ako, tinext ko agad si Mrs. Bro, sabi ko, but ano ibig sabihin ng mass testing? Parang, those are just, iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. See, this is why invalid yung apology statement niya about sa statements niya. Kasi, alam niya yung rapid testing, swab testing, at mass testing. Alam niya yung tatlo. Ibig sabihin, palusot na lang yun. Hindi porket may sorry, pasensya, patawad, eh nagsisisi siya. Hindi yun sorry, walang sincerity. Yung naglalaban niya lang na tama siya, pero na-misinterpret niya lang. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bukas umaga na yun, putik, di ba? Nakakatakot, di ba, Koy? Nakakatakot eh. O paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo. So paano pag paano pag may ininom ka na baso and then... Yawa ka. Hindi iniinom yung baso. Yawa ka. Then your kids or si Una or si Unong iinom ng the same baso and then affected na lahat. And then, Koy, coming back to that mass testing, what or yung swab testing? Di ba, galing yun sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa yung mga ganun. O what if yung swab na yun, bago pa nilagay yun, bago pa tinest sa ano mo, bago pa tinest sa sistema mo, meron na palang ano doon, meron na palang pampapositive yun. Pwede nice. Ano naman kung nagpositive? Ika-quarantine ka lang naman ng 14 days eh. Tapos pagkatapos ng 14 days, iti-testing ka ulit. Pag nag-negative ka, edi uwi ka na. Pag nag-positive ka, edi ka-quarantine ka ulit. Tapos iti-test ka ulit. Ano pinaglalaban mo? Yawa ka. So, di ba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Anong pinaglalaban mo? Kailangan mong i-prove na hindi natin kailangan ng vaccine. Kumbaga planado. Kumbaga bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yun? Kaya nga may false negative at false positive. Yawa ka. So, DJ Luño, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka ganun or ano ba? Na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it, not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. Ikaw ba, alam mo kung ano yung substance na nasa juice ng vape mo? Ha? At kahit malaman mo kung ano yung mga ingredients na nakalagay doon, hindi ka expert. Hindi mo alam kung ano yun. Nabasa mo lang, kontento ka na? Aba, yawa ka. It's like very transparent to the public. Yung mga ingredients no, nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yun, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison. Choto fucking mate ko dasay. Nani? 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 Ba't ko lalagyan ng poison? Eh, ang dami namang jargon na pwedeng ilagay doon. Para hindi nyo paginalahan. Yawa ka. May mga aluminum, mga ganon. Even sa tubig natin ngayon, Koy, like what we drink outside, alam mo yun, they are lead inside that the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head that makes us dumb and stupid. Which is clearly na inom mo. Kung ano-anong pinagsasabi mo, hindi naman tama. Yawa ka. I'm gonna give an advice for these people. Instead of waiting for the virus
or instead of waiting for the vaccine, why not prepare your body, detoxify your body, or go out, system. Go out, diba? Ano ka, kuha ka ng araw, kasi araw yung big source of energy na lahat ng vitamins na kailangan mo sa katawan mo. Kasi napansin mo, okay, the more po nagsistay sa bahay for two, sa loob ng bahay for 2 months, tapos hindi tayo nakakalabas-labas, hindi tayo naaarawan, natulad ng batang nanggol, di ba parang hindi healthy yung pakiramdam. Sana all kumukuha ng araw. Swerte mo naman yung araw mo, andun lahat ng vitamins. Yawa ka. Do your research, bitch. Nagmask ako. Habang nasa grocery ako, Lun, parang nagkakasakit ako, bro. Parang nanghihina ako. Parang, ano, paranoid lang ba ako na baka nahawa na ba? Parang ganun yung nafe-feel ko. Second time around, after 1 month, nag-grocery na naman ako, ganun ulit yung naramdaman ko. Sabi ko, ayaw ko na talaga mag-mask. Hindi yan dahil sa mask. Kakadyakol mo yun. Sang-ayon ako dun, na the more you wear the mask na nakaganon parate, kumbaga parang ini-inhale mo yung sarili mong utot. Sana alam mo yung utot yung hininga. Yaw ka. Ama. And kaya mo nga nilalabas yun eh. Kaya mo nga nilalabas yun kasi hindi kailangan ng katawan mo yun. Alam mo kasi, magmamask ka lang kapag lalabas ka ng bahay. Kapag makikihalubilo ka sa ibang tao, hindi mo kailangan magmask pag nasa loob ka ng bahay. Yawa ka. So, if I were you, kumbaga parang ano, parang ibababa mo siya the whole, or ipapahinga mo yung sarili mo. Yawa ka talaga. Anong pinagsasabi mo? Kaya ka nga nagmask para hindi ka mahawa. Huwag ka kasing magmamask sa loob ng bahay, yawa ka. Uminhale ka ng tama na galing sa trees, galing sa mga plants natin, which is they produce carbon dioxide. Trees, plants produce carbon dioxide. Tama ba yun? Yawa ka. Right. Kailangan mo ng panibago, kailangan mo ng oxygen. Ngayon, ang ini-inhale mo, yung parang ano, yung poison yung ini-inhale mo sa katawan. Oh, oh. And it makes your immune system. Ini-inhale mo yung carbon dioxide na poison ka. Naiya naman yung vape mo. Yawa ka. Really, really educated on what to put inside their body. Imposible magkakaroon ka ng virus eh. Kasi yung virus, kuma-attake na yun. Merong kang kakulangan sa katawan. Sige nga. Ba't di ka pumunta ng ospital? Total mukha ka naman kumakain ng tama. Ba't di ka pumunta ng ospital? Tapos tanggapin mo lahat ng virus doon. Tapos tignan natin kung imposible talaga magka-COVID kapag tama yung kinakain mo. Yawa ka! Nire-research mo. Kaya ka nga nagre-research eh. Why not share it to people? Why not share it to your fans? Or why not use your platform to awaken the minds of these people? Kaya nga sinabi ko sa IG ko, hey, once you're awake, hindi mo na matatakasan yun. Parati mo nang hahanapan yun. Alam nyo na kung bakit siya nag-live. Yawa pa ulit. So, if you guys are not eating for 1 day or 2 days or something, right? So, maybe God is just pushing you to do more. God is pushing us to do more. Do more what? Yawa ka. Right? Because all the blessings, all the resources are in front of you already. You just need to be smart about it. Smartable? Bold. You just need to change your perspective, right? So please, right? Kung inaalagaan ni God yung pinakamaliit na buhay dito sa buong mundo. Kung inaalagaan ni God yung pinakamaliit na buhay dito sa mundo. Do, how much more na ikaw yung nakatira talaga dito sa mundong to? How much more na ikaw talaga yung nakatira dito sa mundo? Isa ka sa pinaka-major na nagko-consume ng resources dito sa mundo. They think of us as useless eaters. Puta, nahiya sa yung namatay sa COVID. Inaalagaan sila ni God. God's plan. God's plan. Yawa ka. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Dahil yawa ka. Wait. So that's it. Once again, this is DJ Luño from Rocco Page in FST China. Positivity, love, do more, dream more, love more. Peace! Alam mo, sumayo ka na lang. Hindi namin kailangan ng opinion mo. Kasi hindi rin naman tama yung pinagsasabi mo. Pwede ba makinig ka na lang? Yawa ka. I got a lot to say to you. Yeah, I got a lot to say. I notice your eyes are open.